So what's up mga ka-idol, shoutout sa inyo lahat at shoutout sa mga ka-59 natin dyan na naka-duty, shoutout sa inyo lahat, no? Meron tayong ka-59 na medyo nalungkot siya, no? Nalungkot siya dun sa pangyayari, dun sa medyo na ano siya, no? Parang naliliitan siya sa sarili niya dahil yun nga, no? Minsan ganun talaga ang buhay, no? Meron talagang mga kaibigan natin, no, na minsan porque mataas sila, no, mayaman na sila, may pera sila, so ang gagawin natin is hayaan na lang po natin sila, kasi nga actually hindi naman talaga sila nagpapakain sa atin, eh, no. Hindi naman sila nagbibigay ng pera sa atin. Tayo naman ang nagbuhay, no? So, magsikap lang po tayo para maahon po natin ang ating kahirapan sa buhay. Although, karamihan naman talaga, eh, no? Sa ating mga ka-59, no? Na hindi naman ganun kayaman lahat. Hindi lahat, no? Kaya nagsisikap nga sila para mabuhay yung pamilya nila, di ba? Makapagpaaral ng anak, no? So yun, no? Yung video na yun, no, nakita ko, medyo na-touch din ako, parang ano ako kasi parang meron ding nakarelate din ako dun sa video niya. So yun, i-share ko lang sa inyo yung hindi pa nakakita nung video na yun. So i-share ko sa inyo dito, panoorin nyo. Kanina mga bandang mga alas 6 ng gabi, may pumunta rito. Dumalaw dito, ayan, sa may gate na to. Maganda yung kotse, eh. Ayan, pinagbuksan ko siya rito. Sinaladuhan ko pa nga, eh, sumaludo pa akong ganun. Kasi bawat kliyente, sasaluduhan mo dito. Nagbukas ng bintana. Nakita ko. Ka-classmate ko pala nung elementary tsaka high school. Nagulat siya sa akin, sabi niya sa akin, oh, guardia ka, sabi niya sa akin. Oo naman, kaya ako. Bakit hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral, sabi sa akin? Eh hindi, ikaw buti ka pa, mayaman ka na ngayon, nakakotse ka na. Siyempre, sabi niya, ginamit ko yung utak ko, eh, sabi niya. Hindi ba ikaw yung matalino sa klase natin yan? Bakit ngayon gwardiya lang yung narating mo? Tinatawanan ako, tawa ng tawa. Siyempre nahihiya na ako kasi may makasama siya sa loob ng kotse. Pinakilala pa ako dun sa asawa niya siguro yun. Ito, classmate ko to dati, sabi niya, matalino to, eh, pero tignan mo ngayon, no? Ayan, napala, gwardiya lang pala ngayon, eka. Eh, masama ugali nun, eh, may pagkamasama ugali. Sige sir, tuloy na kayo, kako na lang para maputol na yung usapan. Tapos sabi niya sa akin, eh, oh, binibigyan niya ako ng 200. Sige na, kunin mo na yan, sabi niya, tip ko yan sa'yo, sabi niya. Eh, ayoko naman, sabi ko, kasi hindi, sige ka ako, okay naman, may sahod naman ako, okay na to. Sabi. O pagkwandalaw ka sa bahay, mag-set tayo ng reunion, sabi niya. Eh, sabi ko naman, di, sige ka ako na lang para matapos na yung usapan. Diba? Nanliit ako kanina sa sarili ko na sinabi niya, guwantya lang ako. Pero okay lang yun kasi, syempre, may mga taong sinuswerte sa buhay, may mga taong hindi. Alam, ito talaga siguro ang kapalaran ko. Kapalaran natin, di ba? Kaya tanggapin na lang natin. Pero nagsusumikap naman ako. Hindi naman kami isang kahit isang tupa. At may trabaho naman ako. Ikinararang ako yung trabaho ko na to kahit na kinakahiya ng ibang tao. Sobrang baba ng tingin nila sa mga security guys. Hindi nila alam na kami ang nagpoprotekta sa mga ari-arian nila, sa mga establishmento nila.
sa mga tao na pumapasok dito, sinisigyong namin lahat ng mga sarili nila, mga pangailangan nila. Grabe talaga, no? Kapag wala ka talagang narating, tapos pag nakita-kita kayo ng mga dating mong mga kaibigan, lalaitin ka nila. Kaya minsan ayoko nang umaten sa mga ganun, eh.